Guys, so welcome back sa video card repair. So we have a repair today. This is a liquid damage but with display. So according sa customers, display port issue. So no display on display port. So let's check. I already removed the PCB. So let's start. Yeah. So as you can see, this is our repair. Ayan. Sobrang dumi na rin siya kasi liquid damage. Yan, as you can see. Tapos, PCB screws, damage. Yan. Heatsink, damage. Yan, as you can see. Damage, multiple damage. Okay? Parang tinapa na to. Yan, it's fully drop. Okay? This is the pan, as you can see. This is our hose. And as you can see the design. Okay, this is multiple damage. As you can see, this damage. So, I'm gonna try to repair this card. So, as you can see, this is our PCB. And so, we found the green. So, liquid damage. And the large area is over there. So this is liquid damage. So we didn't have a donor board for this model. So but we try to repair. Okay, let's try to microscope for inspection. As you can see, so this is the part that already the damage ng atong part na to. So missing resistor, I think capacitor. So the value is resistor, this is the resistor, and this is capacitor, I think this is missing. I need to start this repair. Okay, let's check. Okay. So remove natin yung lahat ng dami dito. So, delikado lang ito matanggal. Isang parts na yan. So, R832. R32. So, R1832. So, may donor board tayo. Ah, may tayo dito. Schematic. So, let's play on the screen. So, this is our schematic. So let's check on R1832. So let's see. So this is 10K. So I need to replace that. But oops, just wait. Okay, let's check. Okay. Check muna natin yung other parts. So, checking. As you can see, this is a color blue. So, from liquid damage. So, as usual, just clean it. Okay. So, we need to concentrate. This part. So, ano connection na tong area na to? Try natin itong i-remove. Pati itong area na daw. Ay, yes, wait. So, no microscope pala tayo. Sa microscope.
Yeah, so check natin itong part na yun. Turn on. Soldering LED. Okay. Ayan, tanggal na siya. So, not connected na to. Okay, this is TCM. TCM yata ang ano, pangalan. Tanggalin muna natin yan. Ito. Ay, natanggal na yung ano. 10K resistor. So, hindi ko lang alam kung saan siya nakakonect. Ayan, meron siya ditong. So, meron siya dito. Putol na rin yung line yata dito. Sama to. Saan ito nakakonek? Okay, check natin ito. This is Q506. Q506. Saan ba ang Q506 dito? Yeah. Q509. I think this is a Q24. Ah, shorted. Check mo yung ano. Anong reading? Ah, hindi. Good siya. Yan talaga reading niya. So, ito. Dito siya tapos doon. Oo naman.
Pretty. Lagyan natin ang 10K. 10K resistor. Okay. Okay. Buti meron tayong ano dito. Tanah siar. Ya, siar.
Okay na, kabila naman. So ito yung malupit-lupit, kabila na to. So record muna natin to. No, simula dito, punta dito. Yan, dito. So as you can see, so fully damaged na siya. So nakain natin sa part na to. Bakit ito matatanggal na to mga to. Ito, especially dito. Oh, lagyan mo lang. Oh. So, panapin ko lang yung ano, Q620. So, para pag nawala ang parts, Q620. So, ang gamit natin guys ay ano, schematic lang. Q620. 620. Okay. So, Q620. Anong part number ito, guys? So, hanapin ko lang itong ano guys, itong IC. Kung ano yung part number. Okay. So, 190. Add. Lang guys. Find ko lang yung ano na ito. Yung IC. Ah! Walang available na IC siya guys. So, ang part number niya is 1G1D1S. So, I don't know kung anong ano to. Spare parts. Yan. So, as you can see. So, medyo mahirap-hirap itong galawin. So, sana ma-revive natin. So, siraan na itong nandito. Ano kaya magiging cost nito, guys? Okay, nawala dito. Okay. So, may nawala dito. Oh, sige na, anak. Sige na. So, ito. Ang value na ito. Ay, kita ba? So, dito yung missing natin. Tanggal na rin to. Tanggal na lahat. So, ito yung mga nawala. Eh, sadyan. Mayroon pa dito. Eh, wala na. So, ang nawawala, ito, tsaka ito, tsaka ito. Tapos, so, hindi ko lang may laman ito, guys. So, yung natanggal ay dito, dito, tsaka dito.
tanggalin natin. R1823. Ay, patay tayo dyan. Wala guys parts. Eh, ano siya eh? 26.7. Wala tayong parts guys dito. So, wala tayong parts. Daming mawawalang pesa. Dami ng damage. So, damage. So, R8223. Tumaan pa siya sa resistor. Amazing na. No. Tumalsik na rin. Nasa ka ito. Ito. Wala na to. So, hindi ko alam para saan to eh. Siguro sa ilaw ito guys. Hindi ko alam kung gano'n siya ka-importante. I think sa ilaw to. Kasi gumagana pa naman siya.
lang. Wala na mga linya. So, hindi natin alam para saan ito yan. Pag nakalagay doon sa IC, so, data sheet ang nakalagay. Ay, para siya sa sound. Yan. So, kahit siguro wala ito, baka gagana pa yung ating video card. Kasi may display naman siya, guys. Hindi ko lang yung maging alam yung epekto. Sa lid kasi siya nakalagay. Pay pa kainan nga yung ano, yung sound ni Athena. Nagre-record ako. Naka-copyright yung recording. Problema natin ay parts. Wala tayong donor. Tingnan natin kung mag-work siya. Nang wala yun. Tingnan natin. Pag nag-works, kahit na siguro wala yun. Parts na to. So, tingnan na lang natin. Blower muna natin. So, check natin guys kung mag-work siya nang wala. Kasi mukhang magastos yung pyesa guys. Sa tingin ko. Kasi base dun sa ating ano ito nakalagay kasi dito umiikot lang naman siya sa LED yan kung babasahin nyo siya so mix out mix in parang sa ano siya sound 8 volts ito 75 volts parang sound sa function niya nakalagay kasi dito ayan o LSI old GBT LSI LSI con yan, zero version for ano. Yan, ito yung IC kasi na damage. Kanina pa yung damage pero nagpa-function siya. Kulay. So, this is page. Para saan kaya yun? Yan, 11 BRF. Yan, base sa research natin, yung IC na ito. Para siyang ano, sounds. Tumutukoy siya sa sounds. Yan, so, hindi natin alam para saan talaga siya. So, check natin guys kung may display pa rin. So, kung ano talaga, tatanggalin na lang natin yung corroded. Tapos, susubukan natin yung stress test kung gagana. Kung hindi pa rin, so, need na siguro mag-wait talaga ng donor board. Or maghanap ng mga pyesa one by one. Kaya lang yung problem yung PCB niya, damage niya. Damage kasi yung PCB. So, tingnan natin kung magkakaroon siya ng display. So, yan na natin ang this bench. Yan. So, tingnan natin kung magkaroon siya ng display. So, let's power on. Ayan, as you can see. So, tingnan nyo guys mabuti kung magdi-display siya. Ayan, as you can see, nag-display siya. Ayan. So, gagawin natin dito guys, yung ultrasonic cleaning na lang. Para matita natin. Try na lang natin siya na wala yun.
Kasi, parang ano yata ito eh, yung bus. Ay, wait, wait lang. Yan, bali ito. So, possible. Ayan, just titingnan natin kung ito o ito. Nandito yung kasi nakalagay dito guys. So, check natin. Possible sa ano lang siya. Sa ledge siguro. So, ang position niya guys ay ganito. So, i-disable na lang natin yon. So, lilinisin na lang natin. Kasi ang gusto lang ng may-ari dito ay pagganahin. So, dito nakalagay. Tapos dito. Tapos ito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, LED nga lang talaga ng Aorus yung nakalagay. LSI. LED ng Aorus. Ayan. Sa ilaw lang siya, guys. Ayan. So, I think okay lang siguro. Wala yun. Kasi ang nababasa ko dito, LSI lang naman eh. Subukan na lang natin itong i-cleaning. Tapos, remove yung mga corroded parts. Tapos, pagganahin lahat ng display port. Kasi yun ang gusto ng may-ari. So, ipa-cleaning siya. Dahil sobrang dumi na nga. Tapos, replacement ng thermal pad. Tapos, parang gagawa na lang daw ito ng paraan. Itong kanyang ano kasi, nabasag na ito eh. Parang ito, hinagis-hagis na guys ito. Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ayan o, kopi-kopi na kasi ito eh. Bingkong nga ito. Ayan o na ito. Ay, tumatama pala siya guys. Ha? So, tumatama. Sana tama. Ayan, tama siya. Ayan, so, bingkong kasi siya guys. Itutuon na lang natin dito. Tumatama pala siya. I think, igagano lang natin. Ayan. Nihagis na yata ito guys eh. Tingin ko. Ayan, di na natama. Nihagis na to. Di na siya natama. Oh. Tumatama dito. Yon. Okay na. So, di na siya natama. So, gawin na lang natin yung sabi ng customer na gawa ng paraan. Ayan. So, ganun na lang siguro magagawa natin. Ayan. Kasi kahit itong ano niya, ito nga, pangit na nga rin guys eh. Ayan o. Oh. Ayan. So, iauli, ayusin ko pa ito guys. Kasi bang bingkong na siya. Hinagampas-hampas na yata ito eh. Ayan o. Subukan ko na lang din siyang ayusin. Ayan. So, para, ano. Tapos, subukan na ito yung dibabad. So, update ko kayo guys mamaya. Patras, after cleaning, i-test natin lahat ng port kung gagana o hindi. Then, stress test natin kung papasok pa rin siya sa good as new or good magpapasok kung mag-works pa rin siya as good or usable pa rin. Pero sabi ng may-ari kasi working naman daw tong card. Yun ang sabi niya. So I don't know pag sa stress test kung may bumigay. So possible nga lang mawawala dito yung ilaw, yung lightning. So yung susro, yung sa bagay okay lang naman wala yan basta naman talaga kasi kung gumagana ang video ka. So yan, yeah. Tingnan na update ko kayo later for after 6 stage of cleaning, okay? So ayan, by first TMI, so we display, okay, so lipat natin. Second HDMI, so we display, okay, lipat natin. Okay, display port 1, pababa tayo, so we display. Display port number 2, so we display. So, baba natin. Last dito. Okay. Last display port. So, flash one C. Yan. With display. So, dito naman. DBI naman. Okay. So, last one. DBI. So, flash one C. Yan. May display siya. Yan. Subot na natin sa OS. So, stress test na. Okay? And hello. Good morning. So, ito yung ating update. 1348. Ayan, so this is Aorus 1080, 11GB DDR5X ang memory sa tripod. So by HDMI, ayan. So running siya ng stress test. Ayan, burning test 1080p by 8 times, then 30 minutes sa ating oras, CPS, 2 digits, as you can see. So bar graph line is, so as you can see, patay na naman. So no
problem. So temperature mababa lang, 68 degrees Celsius na yung GPU temperature. Fan speed is 53%. So ayan, napakababa. Napakaganda ng hagod ng reading. Yan, so ito po specs ng ating repair. Yan, so you see. Yan, so ang kagandahan kasi nito, mga Aorus design, magaganda. Tapos ito metal plating kasi yung ginamit sa kanyang heatsink ng fan. Kaya maganda yung cooling temperature niya. Yan, so you see, with backplate po siya. Yan, problem nito, liquid damage. Yan, nabasa sa likod. So may mga feature ito. Yan, okay na po siya, successful working. Test din natin mamaya sa games. So, pinalitan din siya ng thermal pad. Ito po siya, marami yung thermal pad na pinalitan. So, ito yung mga parts na liquid damage. Ayan. So, tingnan nyo na lang po. Ayan. So, liquid damage. So, tinanggal na natin yung piyasa na yan. So, yung IC na yan ay parang nakalagay sa kanyang dito sheet is sounds. Sounds, yan. Ayan. Okay na siya. Nanilinis ko na po yan. Ayan. Okay na po. Okay, so sundan naman, video naman para sa games. Team so, thing testing. The game test na lang po natin sa Farlight. Kasama ba? Buti kong kasama. EPS. Ayan, you can see. Saan napapunta na ito? Yun. 3 digits. Hindi parang maglaro yung gamer natin. Ayan. Napagtsagaan na natin. Ayan, galingan mo naman. Hindi ako marunong. So ayan po, in-game test natin siya. Laro. Okay, kumain ng takbo. Bilisan natin ang takbo. Marami. There are materials here. Okay na.